Okay, so kumusta, Dylan? Okay lang, I'm fine. Okay, so thank you dahil pinaunlakan mo yung invitation ko na mag usap tayo tungkol sa career, sa musical career mo na blooming pa as of now. So mabilis lang to. Ngayon yung magiging flow natin. May hinanda akong mga tanong tungkol sa music. Siguro mga 5 or 6 questions. So gusto ko lang marinig yung insights mo kung anong masasabi mo kasi bilang nagsisimula ka pa, so you might be speaking for a lot of aspiring musicians other than yourself. So para lang malinawan yung mga common people kung ano ba yung pinagdadaanan ng isang aspiring musician. Okay. Yan. Kasi actually matagal gustong-gusto ko rin talaga kumbaga ma-feature sa isang podcast para kumbaga ma-share ko sa mga viewers yung siguro yung mga motivation, ganon. Parang gusto ko mag-share ng konting knowledge na din about music making or producing tsaka music writing din, ganon. Okay, good. So, yung unang tanong, ano yung struggles ng isang bagong musician? At paano mo hinahandle yun? Ito nga, pandemic. You know, nag-aaral lang ako at wala akong corporate job. Parang ang mahirap, hindi ka makakapag-ipon for instruments na gusto mong itugtog. Pero ayun nga, sa dahil nga doon sa pandemic na rin, kumbaga nakatulong siya sa akin kasi nakipagkaibigan ako, nakipag-connecta ako sa mga producers din. Na pwede mag-provide ng instrumentals para sa akin. So, ang gagawin ko na lang is magsusulat na lang ako, then isasend ko sa kanila yung recorded ng audio ko, ng vocals ko. Ayun. So, mixing and mastering na lang. Tapos, babawi na lang ako ng payment sa kanila. Ganyan. Ayun. Parang babawi na lang ako. So, habang wala pa akong instrument ngayon, ganun yung ginagawa ko. Ayun yung masasagot ko. Okay. So, bilang nagsisimula ka, nagsastruggle ka doon sa bandang kailangan mo ng equipment, kailangan mo ng mga taon tutulong sa'yo. Exactly. So, ang kagandahan nun, since pandemic at yun nga, since wala kang corporate job, so meron kang time para mag-focus dun sa mga tasks na kailangan mong gawin for your output. Kaya kong i-enhance pa yung skills ko sa pagsusulat tsaka sa pag-iisip ng mga melody stuffs na stuffs like that. Ganun. Yeah. Okay. So, yung susunod na tanong, bakit gusto mo maging musician? Well, kasi bata pa lang ako talaga. Nahilig na talaga ako sa music. Si Mami marunong mag-keyboard, tapos si Daddy mahilig din siya sa mga bands like Oasis, ganyan, mga Oasis, Green Day, The Cure. So ayun, pinakinggan ko din sila, kaya ayun, parang na-inspire ako maging musician dahil sa family ko na rin na nag-drive din sa akin na gumawa ng music at mag-aral ng iba't ibang instruments like guitar and keyboard. Ako naman personally, yung voice ko talaga yung instrument ko. Nag-try ako ng guitar, ng piano, pero hindi ako nagkaroon ng sapat na time para matapos yung mga lessons. So, nag-aaral-aral din ako sometime. So, good to know na parang medyo conducive din yung family environment para sa hobby. At least kahit papano, like hindi ka nag-iisa. So that's very good to know. Yung pangatlo, kailan ka nagsimula gumawa ng music? Since I was a high school student, like around grade 7, grade 8, yun yung year na yun, doon ako nag-start mag-gitara. Walang nagtuturo sa akin, all of that. Ang ginawa ko lang is nanood lang ako sa YouTube, tapos ayun, yung sarili ko yung tinutulungan ko para mag-benefit din sa akin.
tinutulungan ko yung sarili ko para mag-grow ako. Pinakinggan ko pa rin yung mga favorite kong banda, tapos ayan, kinakover-cover ko yung kanta nila. Pagdating ng senior high school ko, like grade 12, I started doing gigs. I wrote my first song, which is called Baka Pwede Lang, and I played it there. It was fun. Sobrang saya itugtog sa audience. Tsaka sobrang nakaka-proud din na yung sinulat mo, na yung art mo, yung craft mo, na i-share mo sa ibang, sa audience, sa ibang tao. Tas parang siguro may iba na ring nai-inspire na gusto nilang gumawa ng music, ganyan. Tuloy-tuloy na, nagsulat na rin ako ng iba't ibang kanta. Yun. Okay. So, bata-bata ka pa. Well, bata ka pa naman talaga. Pero, like a few years back, kapag nagsimulang gumawa ng music. Okay. So, at least, maganda kasi yung nasisimulan mo agad at a young age yung gusto mong gawin. Wala nang panahon na nasasayang. Like, if you could, like, do what you want directly, no, walang ibang gagawin na, doon ko na lang mag-focus. Hindi maraming tao yung nakakagawa nun. So, magandang nagkaroon ka ng ganitong pagkakataon. Sana, i-make the most of it. I will. Sa ibang aspiring na artist, musicians na gusto rin mag alam mo yung gumawa ng music, gawin yung art, gumawa ng art, like fine arts, stuffs like that. Huwag kayo titigil. Marami kasing tao ngayon na na ipopost nila yung art nila. Tapos, parang ang konti ng likes, ganon. Tapos, parang madadown na sila dun. Kung ako sa'yo, maging masaya ka pa rin. Kasi kahit 5 or 10 likes lang ang abutin niya na pinakamarami, may nag-like. Kumbaga may sumusuporta pa rin sa craft mo. At hintayin mo yung moment na naglabas ka ng isang bagay tapos marami yung susuporta sa iyo dahil nagandahan sila sa ginawa mo. Kumbaga ang gawin mo is ma-motivate ka na ay ang konti lang ng likes ko. Gagalingan ko pa sa paggawa ng art para maraming tao yung sumuporta sa akin. Do those things that makes you happy. Kasi alam mo rin sa sarili mo na hindi ka mapapagod gawin yun. Mm-mm. At saka i-share ko lang din kasi ako may... So, ito, i-upload natin to sa YouTube channel ko. Yung YouTube channel ko nagsimula ako around... What? June ng 2020. So, height ng pandemic. And yung successful video ko ngayon, yung nagkaroon ng 20,000 plus na views, hindi yun nangyari agad. So, nirelease ko yung video siguro mga sometime around the Burr months, 2020. Mm-hmm. And then 5 or 6 months after, dun pa lang siya nag-pick up. Mm-hmm. And sobrang dami kong videos na ginawa bago na-recognize yun. Mm-hmm. So, marami kang gagawing music, of course. Pero hindi ibig sabihin na may ginawa ka tatangkilikin agad ng tao. Mm-hmm, tama. So darating yung panahon, kailangan mo lang maging patient. Ayun. Sa kaso ko, parang 8 months akong naghintay bago ako makakuha nung yung traffic na kahit wala akong ginagawa, kahit di ako nag-a-upload, mm-hmm, may nanonood pa rin 24 hours a day. So hindi siya mangyayari agad-agad. So yung next question, sino yung musical influences mo? The 1975, No Rome, Misogi. Yung artist na yon, sila yung talagang nag-influence sa akin at nag-motivate na gumawa ng music. Sila yung mga nilulook up ko at pala si Post Malone. Nasa dream ko na yung kumbaga peak na ng dream ko yung makakolaborate ko sila sa isang kanta. Well, wala namang masamang mangarap pero ikiklaim ko yon na makakagawa rin kami ng music pagdating ng araw. Tsaka may process naman yung lahat ng bagay. Kung gusto mong, halimbawa ko, kung gusto kong magpa-shoutout sa favorite voice actor ko, meron akong nalaman na cameo.
yun, pwede ko silang like bayaran for their talent fee, tas magsha-shoutout siya sa channel ko. So, just find a way kung may ganun si Post Malone, kung paano, how do you reach out for collaborations, ganun-ganun, sino yung kailangan mong kontakin. And kailangan mo lang gawin yung mga steps. Research. You have to plan it. Hindi mangyayari din yan. Okay. So, yung last na tanong, saan ka kumukuha ng inspiration kapag gumagawa ka ng music? Saan ako kumukuha ng inspirations? So, kumukuha ako ng inspiration sa sarili kong, sa buhay ko. Kumukuha ako ng inspirations sa mga tao sa paligid ko. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ko at this moment, isusulat ko yon. Shoutouts to Kuya Waiian. Natutunan ko to sa kanya. Sa isang podcast na kasama siya, sabi niya na lahat ng nangyayari sa araw mo, isulat mo. Tapos, pag nagsusulat ka ng kanta, yung ibang mga nasulat mo na sa tingin mo maganda, isama mo dun, ilagay mo sa sinasulat mo. Ganun yung ginagawa ko. Pag narinig nyo yung music ko, parang sinasabi ko na rin yung kung ano ako as a person at kung ano yung buhay ko. Like, ano, parang hindi na ako private as a person, pero ayun, parang low-key, nakatago pa din naman. So, ayun na yung lahat ng tanong. Unless may mga gusto ka pang sagutin, or I'll give the floor to you para sabihin sa tao kung ano yung mga dapat nilang malaman, or may mga upcoming gigs ka ba, or saan ka mahahanap, those things like that. I do have an Instagram account. It's @_DYRT. I do have a Facebook page, which is DYRT2. Please follow and like. DYRT. Yeah, DYRT. I just released a new song called Sayonara. And please stream it. It's available on YouTube and SoundCloud. Soon, it will be uploaded on other streaming platforms like Spotify, Apple Music, and stuff like that. Yeah. Ilalagay din natin yung social media handles mo sa sa description, pati kung aabot nyo sa part ng video na ito. And ano pala, shoutouts to my group, kasi nasa isang grupo din ako ng mga artists. Shoutouts to EyesTurnedWhite, shoutouts to my producer Orphic Mind, and recycleBin. Kayo yung mga lagi kong kasama sa paggawa ng music, maraming salamat. Shoutouts din sa Recreational Clothing. Yeah, thank you very much sa mga opportunities na binibigay niyo sa akin. That ends the interview. So, kung nakikinig kayo at meron kayong, if you know someone who's an aspiring musician, sana naging useful yung mga insights na nabanggit dito sa podcast. And, you know, sana maging successful tayong lahat. Tayong mga aspiring creatives. Ito kasing mundo natin, parang it favors the office jobs, which are necessary naman talaga, pero maganda rin yung may lugar tayong mga creatives sa mundo. Palitan natin yung meta na aasenso ka pag nagtatrabaho ka sa corporate world. Palitan natin yung isip ng sabihin nating mga matatanda, kasi ayun naman eh, yung most of these people na ang iniisip nila is ay magmu-music ka, parang saan ka makakakuha ng pera ganyan? Ay mag-arts ka, magpe-paint ka lang, saan ka makakakuha ng ganyan? Hindi, mali. Palitan natin 'yon. Hindi sila yung may hawak ng buhay natin. Sarili natin 'yon, at kung alam naman natin sa sarili natin kung ano yung gusto natin. At ayun yung gawin natin, at pag-igihan natin na mag-boom yung craft mo. At
ayun, i-enhance mo siya para tulungan ka rin mag-grow pati yung career mo. Ayun lang. Thanks, Dio. Till next time. See you. If you like this video, give it a thumbs up and let me know what you think in the comments. Also, if you're interested in seeing more content like this, make sure to hit that subscribe button as well as that notification bell so you're always updated whenever I upload new content. Thanks for watching and have a great day.